Mula nang magsimula ang pandemya, nagbago ang sistema ng edukasyon. Gayon din ang bilang ng mga mag-aaral na nagrehistro sa kolehiyo. So, based from the data on registered and admitted applicants for the school years 2020-2021 and 2021-2022, this was gathered by our previous director of the admissions office, Professor Ronel A. Baluntang. There was a significant increase in the number of enrollees in our university. So, based from this data, there was an increment of 24.4% among the registered applicants and 31.7% increase among admitted applicants. So, moreover, these numbers include new students, transferees, shifters, and returnees in the senior high school, and the college level from our SIPSU main campus, including the SIPSU Vitali External Program Delivering Unit. The University Admissions Office aimed to have an increase in the percentage rate of the enrollees. So to achieve this, we have strategic initiatives like the information caravan. So this includes the promotional videos per colleges, and this will be posted in the university official Facebook page. Ayon kay Arnold H. Lee, University Registrar, ang mga estudyante ay nagre-rehistro sa pamamagitan ng Google link na gawa ng admission office at ito ay ipinapasa sa iba't ibang kolehiyo ng universidad. So for enrollment, ang ginagawa natin from the admission office, gumagawa sila ng Google link. Then ito ay dinidisseminate through online platform para malaman ng mga bata kung paano sila mag-register. Kinakascade ngayon ng admission office sa lahat ng mga departamento or colleges. Sila na yung mga departamento na ngayon yung gumagawa ng enrollment forms. Ngayon, yung enrollment forms ay pino-forward sa registrar para ito ay ma-encode, ma-assess, and then for enlistment na siya. Basically, for the late enrollees, no, we give them prompt response, no? And how do we do that? Siyempre ngayon, pre-education tayo. Kung yung mga bata ay nakapag-register, nakapag-enroll ng maaga before the deadline na binibigay ng UniPass, ng CHED, automatically, free education sila. Wala silang babayaran, no? Pero, kung gusto pa rin talagang mag-enroll ng bata at kaya pa naman ihabol at i-accommodate, pwede pa naman natin silang i-enroll, pero sa isang kondisyon na hindi na sila maipapasok sa ating free education. Very basic lang ang advice natin para sa mga ating estudyante. We have to take the opportunity, you know, that the government has made this initiative. Madali lang naman, dapat early registration lang tayo. And we have to be receptive to the information given or updates ng school. Kung sinabing enrollment na, so dapat active na tayo on that matter, no? Sa ngayon, nasa punto pa rin ang mga estudyante sa pag-adjust o pag-adapt sa bagong proseso ng enrollment. Ang mga challenges na na-encounter ko during online enrollment is that the availability of financial when it comes sa pabili ng loads po. Kasi as of now, parang nahihirapan po tayo, mga mama at papa po natin, parang nahihirapan po sila maghanap ng mga financial supports. Second thing is that the reception of signals. Medyo mahina po talaga ang signals. Since taga-province po ako from Zamboanga del Sur, nahihirapan po ako mag-enroll online. And lastly is that parang mahirap siyang intindihin during online kasi mga Google form lang po ang information na binabasa ko po, yun lang po. We are battling for this pandemic for 2 years, I think. So para sa akin, na-adapt ko na siya. Dahan-dahan ko nang na-adapt sa ang enrolling online. Kasi nga, parang na-train na tayo, nahasa na tayo sa pag-enroll online. Kasama si Angel Sweet Tanzo at Rose Pauline Felix,
Glizoria Barilla, interns ng Zamboanga Peninsula Polytechnic State University Public Information Office para sa ZPPSU News Updates.